What is up, mga ka-adventurista? So, kamusta kayo? Pasensya na kayo kung medyo sobrang dalang na natin mag-upload ng video. Pero, ngayong gabi, as in ngayong gabi, gabi kasi ngayon. Ano naman yan? Meron tayong gagawin na unang-unang beses na lalabas sa channel natin. Pwede na! So, ano ba yun? Magdi-DIY tayo ngayon. Oh my God! Wow! Take note. Mechanical yung gagawin natin ngayon. So, sana makatulong ito sa kapwa nating mga riders dyan. Especially yung may mga liquid-cooled na motor. So, ganito kasi yung problema ng motor natin. Napansin nyo, di ba? Parang meron siyang sumisipol na hindi mo malaman kung saan galing. So, nakailang balik na ako sa shop actually, mga ka-adventurista. Kaso, hindi matumbok yung sakit. Paano masabi? Ang scenario kasi, pag unang start ko ng makina, wala naman siya eh. And suddenly, pagka malapit ng umandar yung radiator pan niya, o kaya yung mainit na yung makina, bigla na lang may huhuni na nakakainis na kala mo nagkikis-kisang bakal o whatever. Parang may problema ka. So, research, hanggang sa nakita natin na ganun yung possible na sakit kung bakit na nangyayari yung sipol-sipol na yun. Paano masabi? So, ito, itatry natin. Bahala na kung anong mangyari. So, dalawang lang naman ang mangyayari. It's either masira o mabuo eh. So, umpisa na natin yung ating destroy it yourself episode. So, ito nga pala yung mga pinagbibili ko na pyesa. Ito yung papalitan natin, yung oil seal ng water pump, impeller nya, yung pinaka hélice, and itong bearing. So actually napalitan na namin yung bearing, kaso meron pa din. So siguro itong binili kong isang bearing na to, kasi isang set na yung binili ko eh. Itong bearing na to, siguro spare na lang. Itong papalitan natin ngayon, yung impeller shaft, saka ito, hélice, tapos itong oil seal. Kasi yung oil seal, napansin ko medyo may paso na yung pinaka-ano niya. Pinaka-nguso na to, meron na siyang paso. So, papalitan na rin natin para isang baklasa na lang. Tara. Buksan na natin mo to. Mga kailangan lang naman natin is ito, 8mm na socket. So ito, improvisation tools ko na to. 8 gs ang sukat nyan, tapos plies, and then allen para sa kaha, tapos screwdriver and martilyo. Kailangan natin yan kasi magtatanggal tayo ng bearing at oil seal. And then pagbabaklas ng kaha, siguro naman alam na nyo lahat yan.
Turo ko na lang sa inyo mamaya pag nahubaran ko na yung mga dapat baklasin sa water pump. Kahubad na mga ka-adventurista. Kailangan pag binaklas nyo to, kabilaan kasi yung laman ng radiator natin, itatapon muna natin para natin ma-access to. Kasi may mga laman pang kulan to eh. Tapos, ito lang naman ang tatanggalin dyan, yung mismong water pump assembly na to. Ayan, tapos yung tatlong hose na to, tatanggalin lang natin yan. Then, ayun na, ma-access na natin yung buong water pump assembly. And then, dun na tayo gagawa. Yung mga parts na pinakita ko kanina, na nandito sa loob na to, papalitan na natin lahat. So, sige mga ka-adventurista, gagawin ko muna. A few moments later. So, ito na yon mga ka-adventurista. Nabaklas na natin yung water pump assembly niya. And, ito yung papalitan natin. Ito, yung impeller shaft na to sa kay LC. And then, yung mga gasket, okay pa naman. Siguro, retain na lang natin sila. Saka hindi naman nagtatagas pa yung coolant natin. So, ito lang yung papalitan natin. Kailangan tanggalin tong parang malaking washer na to. Ito, dalawang 8mm lang. Tapos, palitan natin bearing sa loob. Saka itong shaft impeller. Palitan din natin. Yung oil seal na sa likod nitong LC. Sige, balikan ko kayo pag nabaklas ko na. So, ayan. Baklas ko na yung impeller niya. And tingnan nyo, meron siyang kulay itim na guhit sa bandang baba nung ano, malapit sa LC. So, duda ko, dito nang gagaling yung huni na nakakainis. So, ito yung impeller niya, ito na yung bago. Tingnan nyo, smooth na smooth siya. Wala siyang guhit na kahit na ano. Unlike dito sa stock na shafting, may mga guhit siya, oh. Siguro dito nang gagaling yung tunog na parang sisiw. Kasi napalitan ko na ng bearing, eh. So, may nabasa ako sa article sa Facebook na kapag pala pinalitan to, sasabay na din tong impeller shaft. Kasi may tama ng bearing na nagasgas. So, ito sana maging okay na yung motor natin after natin mapalitan ito. Tapos, ito naman yung oil seal niya. Ito yung sinasabi sa inyo na may paso, oh. Yung gilid na to. So, baka palitan ko na din tong oil seal na to kasi siguro ilang panahon na lang aabutin ito, magpapalit na naman ako. So, para isang baklas lang, papalitan ko na din to. Then, itong bearing, kapapalit ko lang ito actually eh. Pero, sige, papalitan ko na rin kasi babaklasin ko rin to eh. Para mabaklas ko itong oil seal. So, yun. Balikan ko na lang kayo mga ka-adventurista kung ano na update. 2,000 years later. So, ayun guys. Nabaklas na natin yung o-ring dito, yung oil seal. Ito siya. So, napakahirap niyang tanggalin, mga ka-adventurista. So, gumawa tayo ngayon ng DIY puller. Yung sakto sa bunganga na to. Tapos, stopper. Tapos naglagay na lang tayo dito ng nut sa washer. Ito yon. Milky, alis ka dyan. Ito, yan. Para mahugot natin yung oil seal na to. Sobrang hirap tanggalin. Ayun, ang itsura na. Nagkabiyak-biyak na. Oh. Pero papalitan na natin. Assemble na natin. We'll be right back.
One eternity later. So ayun, mga ka-adventurista, pagsasali ng ulan, dapat ganyan. Pag alam nyo na hindi na hinihigop, kapaw na, okay na yan. Ayan, okay na, hindi na bumababa. So, kailangan pala, may extra yung ulan. Ayan, no? Ready mix na, yung ihahalo na lang, isasali na lang. So, obserbahan muna natin kung wala na talaga. So, eto na siya. Ang problema ko dito, mga ka-adventurista, pagka malapit nang umandar yung radiator niya, sumisipol na siya. So, ngayon, after ng operasyon, tingnan natin kung sisipol pa rin bago umandar tong radiator. Kailangan mapa-andar natin tong radiator. Yung radiator pan, I mean, ito. Kasi may sipol siya bago umandar yung radiator pan. So, ngayon, obserba natin. Kailangan mawala na yung sipol na yun bago umandar tong radiator pan. Mga ka-adventurista, sana may natutunan kayo sa video natin ngayong gabi, kahit na medyo madilim yung pagbibideo ko kasi talaga in overtime ko lang talaga to para lang maging maayos na yung motor natin. So para ibalik yung kaalaman, ginawa ko yung video na to para naman sa iba na na makaka-experience pa ng ganito. Thankful tayo kasi kahit na ganun, nadali natin. And sana kahit ganun lang yung video, nakatulong tayo, makakatulong o nakatulong tayo sa mga kapwa nating riders dyan na hindi pa na-experience o ma-experience pa lang yung mga ganitong pangyayari sa motor nila. Kasi lahat ng sniper or may mga water pump na motor, imposibleng hindi mangyari sa motor nyo to, mga adventurista. Kaya ito, ginawa ko yung video na to kahit na medyo putol-putol. Kasi yung ibang mga gawain, alam ko naman, alam nyo na, lalo yung pagbaklas ng fairings, tapos yung pagsali ng tubig sa radiator. Yun naman eh, mga common naman yun eh. So, ang pinakosan ko lang talaga ng pagbibideo is yung pagpapalit ng oil seal, tapos yung bearing, saka yung pagbabalik ng pyesa. So, paano mga ka-adventurista, hanggang dito na lang. And akala ko talaga mag-upgrade na ako ng 2 oras ng motor kasi hindi madali eh. Pero salamat kasi nagkaroon na ng peace of mind. Ayos na yung motor natin and pwede na ulit ibakbak. So, paano mga ka-adventurista? Putulin ko na itong video and makakapagpahinga na rin ng masarap-sarap kasi okay na yung baby natin. So, paano? Adios!